So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga maling informations na ipinabakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl blockers, mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM sa San Marcos Administrations, sa katakala, mga kababayan, akala mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat sila sasugatin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo na mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start, mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino ba yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Well, sila po yung ating tinatawag po na keyboard warriors, mga kababayan. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 75 lahat ng mga comments, mga kababayan. Nandiyan po sa listahan si Shane Sibal, 43 lahat ng mga comment. Army Lagaso, 30 lahat ng mga comment. Ian Gimentisa, 28, at saka si Benjamin Maypay, 25 lahat ang kanyang mga comments, mga kababayan. Again, thank you so much sa ating mga keyboard warriors. Siyempre, acknowledge rin po natin ating mga channel members. Nandyan po si Jose Binjo Inupiques. Well, siya nga pala, siya pong ating pinakabago po na channel members, mga kababayan, dito sa ating channel. Well, siyempre, thank you so much po kay Jose Binjo Inupiques. Nandyan rin po si Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inaming, Samuel Membrano, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin, mga kababayan, ang nabigay sa atin ng super thanks. Pangkalamansin ni Sir Ivan, thank you so much kay Barbara Butler, nabigay sa atin ng 5 Australian dollars. Thank you so much. At syempre, mga kababayan, i-greet po natin ng happy birthday si Teta Feli, si Carmela, si Jel, si Ate Marlene, Mariel, at sa lahat po sa mga ipinanganak ng March, that is greetings nga from Belsta Anna. Again, happy birthday. At saka kasama rin po natin ngayong araw, mga kababayan. Nandyan po ang mga membro ng Rotary Club o Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines. Siyempre, i-greet po natin at yung mga kababayan po, mga kapatid na mga Muslim. Ang ating pong mga early birds, mga kababayan, nandyan rin po si Ma Maria Milaseplon. Nandyan rin po yung mga membro ng The Heart of God ng Nabota City. Hi to Ma'am Blessy Karunan, Liani Reed. Hi to Lynn Gonzalez, Debina Booking, nandiyan po si Veronidia Seriano, nandiyan si Kemi, Joy Tevez, and Mamarcus Hernandez. Okay, so mga kababayan ko, and I think some of you nagulat po sa nangyari sa balita, mga kababayan, na si FPRRD itinalaga po ni Pastor Kibuloy bilang property administrator sa KOGC. Actually, maraming nagulat dyan, mga kababayan, kasi nga maraming nag-isip dito bakit po itinalaga po ni Pastor Kibuloy at saka parang mas may trust pa siya dito kay FPRRD, mga kababayan, isamantalang, di ba, property administrator sa KOGC, si FPRRD, mga kababayan, hindi naman siya member po ng KOGC. Diba? Kasi nga ito po yung malaking sampal talaga sa kanyang mga diba, meron pong board of directors ang KOGC. At saka meron pang mas taas pa po na posisyon ng board of directors yung pong executive pastor, makabayan, yung si Marlon Acobo. Diba? Tama ba ako, si Marlon Acobo? Siya po yung executive pastor, makabayan. Pero ito po yung malaking sampal talaga at kahihiyan po kay Marlon Acobo. Isamantalang si Marlon po, makabayan, isipin nyo yun, executive pastor ho yan. Pero bakit mas binigyan pa dito ng trust, ng tiwala ni Pastor Kibuloy, itong si FPRRD, mga kababayan, i-outsider ho siya.
Hindi ba natin naisip yan? Or doon po sa mga membro po ng KOGC, hindi nyo ba naisip yan? Bakit ba si F. Faraday? Pero mga kaabayan, meron kasi mga lumalabas ngayon na mga balita-balita, ano talagang coming from the Davao City na information, mga kaabayan, at yan po eh, kumalat doon sa Twitter na isa to sa isa dahilan kung bakit daw si F. Faraday ang kinuha po bilang property administrator ng KOGC ni Pastor Kibule, mga kaabayan. Kasi nga, di ba, aside from that, napag-alaman kasi natin na yung Amerika sa US, di ba, napalabas na po ng warrant of arrest dito po kay Pastor Kibule, mga kaabayan. At syempre, alam rin po natin na yung mga assets, yung mga properties po ni Pastor Kibuloy, di ba gin-freeze, mga kaabayan, kinuha po ng gobyerno ng US. So sila po itakot dito na baka yan po rin po or baka yan rin po mangyari dyan sa Davao City ng KOGC na baka yung kanilang mga assets, mga properties, kukunin rin po ng US, mga kaabayan. So siguro, ito po yung kanilang plan B, baka in the future, mga kaabayan, para maiwasan daw na mangyari yun na kukunin po ang lang assets, kaya kinuha nila itong CFPRD, mga kaabayan. Pero marami pa rin po nag-iisip kasi maraming nagtatanong dito kahit doon sa mga Twitter, mga kaabayan, sabi na bakit talaga si FPR dito ang kinuha po ni Pastor Kibuloy, isamantala, mga kaabayan, na meron nga siya mga pinagkatiwalaan, mga board of directors at saka executive pastor dyan sa KOGC, bakit pa yung outsiders, mga kaabayan? Siguro, baka lang ha, ito lang aking nakikita, mga kaabayan, hindi kaya na may share dyan or may asset dyan or mga merong properties dyan si Eheperard, mga kaabayan, sa KOGC. Diba? As a member po sa KOGC, i-correct na si Sir Ivan kung mali tayo, pero yan po aking nakikita dito kung bakit ganun lang po kataas po ang tiwala kay Pastor Kibuloy doon kay FPRD. Isamantalang ulitin ko lang po, meron siyang mga membro, meron siyang board of director, at saka higit sa lahat, meron pong executive pastor, mga kaabayan. At saka alam nyo po, hindi po siguro alam na mga membro po ng KOGC ay sila po dito ay mga co-owner, mga kaabayan. Co-owner po. Kasi lahat po ng mga di ba, naghihirap sila doon na magtinda, nagtinda po ng mga, alam nyo mga kaabayan, nagtinda sila, at saka, siyempre yung mga kita doon, kasi nga, meron silang kuta, mga kaabayan, ang kuta nila, ang taas pa naman, lahat yun, binibigyan nila doon sa KOGC or kay Pastor Kibuloy, mga kaabayan. So, ang ibig sabihin yan, lahat po ng mga, nagbibigay po ng donation doon po sa KOGC, siyempre, sila po'y co-owner, mga kaabayan. Dapat sila po yung right dito or my rights bilang kukunin po na isang property administrator, mga kaabayan. And take note, ito pong si Marlon Acobo, wala siyang kaso, mga kaabayan. Diba? Kaya nga sinabi ko yan na talagang sampal ho yan kay Marlon Acobo, ipinahiyan niya dito ni Pastor Kibuloy si Marlon Acobo, mga kaabayan. Correct me if I'm wrong. Ngayon, meron po diba, sinabi ko na meron kumalat po ngayon information from the Davao City. Kasi nga itong information, mga kaabayan, ito po yung tungkol po kay FPRD at saka kay Pastor Kibuloy. Naalala ba natin, di ba, si Senator JB Hirsuto, bigla siyang bumaliktad, mga kaabayan. Di ba, samantalang nakapirma na ho siya doon sa ginawa po na papirma ni Senator Robin Padilla, yung pag-object po doon sa papakontempt po ni Hontiveros kay Kibuloy, mga kaabayan. So, before po 6 p.m, the other day, mga kaabayan, di ba, gin-withdraw niya. Pero meron siyang inilabas po na explanations na nakasulat po sa, hindi naman yung papel eh. Ano siya, I think statement, mga kaabayan, na nakalagay doon na kasi nga yung una niyang bakit siya nag-sign doon sa ginawa po na objection ni Senator Robin Padilla, kasi nga sabi niya meron daw nakabinbin po or nag-file po ng kaso ang DOJ kay Pastor Kibuloy doon po sa Department of Justice, mga kaabayan. Di ba nag-file na po sila ng kaso? Yun po ang explanation ni Senator J. Bersito, kaya nag-perma siya kaagad, mga kaabayan. And after that, kasi nga meron pong nag-feed po dito kay Senator J. Bersito na taga Davao, mga kaabayan. Take note, taga Davao, isang official nag-feed po kay Senator J. Bersito, kaya nagbago po ang kanyang pananaw, mga kaabayan, doon po sa isyo kay Pastor Kibuloy. Kaya niya binawi ang kanyang pirma, mga kaabayan. Aside from that, di ba, nanaleksik na siya dito kasi nga nagtanong-tanong siya sa mga mamabatas, at saka I think doon din po kay Hontiveros, mga kaabayan, siguro nag-resist na siya at saka tinignan niya yung mga claim po, mga reklamo po ng mga witness o yung mga resource person doon po sa kanilang akusasyon kay Pastor Kibuloy, mga kaabayan.
So mamaya papakita ko po yung aking nakalap po na informations direct from Davao, mga kaabayan, yung tungkol po kay FPRD at saka kay Pastor Kiboloy. Eh sa pag-usapan din po natin yung pong post ni ano ni Rigoberto Tiglao, mga kaabayan, kilala siguro, kilala man natin si Rigoberto Tiglao. Meron kasi ang post kasi nga 'di ba marami pong nagbangayan ngayon na even though yung mga outside po sa member po ng KOGC, yung against po sa KOGC or yung mga pro Kiboloy, mga kaabayan, 'di ba nagbangayan ngayon na ang sabi nila lampas daw 5 million lahat ng mga miyembro po ni Pastor Kiboloy, mga kaabayan. Lampas daw 5 million. At ang problema dito ni Tigo Biglao, no, ni Tiglao kasi, kinumpara niya yung KOGC versus po sa Iglesia ni Cristo, mga kaabayan. Kaya nga, nagbangayan ngayon yung KOGC as yung Iglesia ni Cristo, mga kaabayan. Kasi nga, dahil dito kay Tiglao, igunggong kasi yan eh, kinumpara niya, mga kaabayan. Kasi ang sabi pa niya, na yung miyembro daw lahat ng Iglesia ni Cristo is only 3 million lahat, mga kaabayan. Asa ka sa KOGC, lampas daw 5 million. I-debunk natin yan, mga kaabayan, kasi meron kong nakita po na informations na yan po ay fake news. And also, pag-uusapan po natin, ito pong gunggong na isang vlogger na yung hindi naliligo, mga kaabayan, at saka po, ng manyak po ng kanyang viewers, kasi nga, may lumabas kasi na isang survey rating, not rating, survey, mga kaabayan, ito po tungkol po sa unemployed rate, yung mga nawalan po ng trabaho or walang trabaho dyan sa Pilipinas, tumaas na, mga kaabayan, ayon daw ng SWS rate or SWS survey. Yan kasi ang pinagbasihan po ni Badong, mga kaabayan, kaysa naninira naman po ngayon sa ating gobyerno kay BBM, kasi daw sabi pa nga niya kung bakit daw nagtaasan ngayon yung wala ng trabaho kasi daw inaway si Sara, si BP Sara, mga kaabayan. At siya isa pa sa kong dahilan kung bakit daw nagtaasan po yung survey or nagtaasan ngayon ang walang trabaho sa Pilipinas dahil daw si BBM lagi daw nag-lipad-lipad, mga kaabayan, papunta doon sa ibang lugar. Wala doon ginawa, mga kaabayan. At saka ang sabi pa nga niya na wala doon pumasok na investment, negative zero, mga kaabayan. So yan po ating ilidibang mamaya at talagang pipitikin natin yang si Badong na yan kasi nga fake news fearless, mga kaabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaon dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-sell, mga kaabayan, well, syempre, kagumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kagumustahan rin ito, mga kaabayan, ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you, mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga supporters na Sir Ivan, mga Suki The Sting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kaabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok The Sting Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before na mag-share, mga kaabayan, syempre i-welcome rin po natin ating mga kababayan po, mga viewers na mga Pinklawan at mga Dilawan. Okay, so marami po nagtatanong sa ating mga kaabayan. Sabi niya, Sir Ivan, bakit niyo pa rin sinashoutout daw yung mga DDS? Kasi mga DDS, mga kaabayan, di ba naninira po lagi? At saka ngayon po, yung tawag nga sa kanila, mga kaabayan, parang naging new opposition na yung mga DDS. Alam niyo po, di ba, explain ko na yan, I think mga months ago, mga kaabayan, di ba sabi ko nga, dapat ko rin pong isa to dito yung mga DDS kasi marami rin po dito mga DDS, mga kaabayan, yung mga matitino po na mga DDS. Ang ibig sabihin ng mga matitino, marunong kasi sila na mag-check and balance, mga kaabayan. Siyempre, viewers sila doon sa ibang sa kabilang kampo. Viewers rin po sila dito sa ating sa ating channel kasi nga binabalance na, mga kaabayan. Like for example, mamaya pag-usapan din yan si Badong kasi meron siyang fakes, mga kaabayan, paninira po kay BBM na kaya natin siyang i-debunk dito. Kaya nga sinasabi ko lagi yung DDS kasi sila
po'y matitino, okay? So hopefully, maintindihan natin yan. Sige mga kabayan, before na mag-start po, meron kong ipaalam sa inyo, kasi ngayong Kadiwa Stores ni PBBM, meron na pong outlet doon sa Tabango, Leyte mga kababayan. So yan po'y good news sa mga ating mga viewers dito na from Tabango, Leyte, meron po kayong Kadiwa Store doon. So ang naghawak niyan mga kabayan, ano ang name po na OFMPC or ang ibig sabihin ay Umaganhan Farmers Agrarian Reform Cooperative. So yun po ang grupo ng mga farmers doon sa Leyte mga kabayan, specifically sa Tabango, Leyte nga pala. So ngayon nakapag-tie up sila sa gobyerno natin para makabuo sila ng store po na Kadiwa sa mga kabayan. Napansin niyo ba ang ganda po ng kanilang store? Para siyang 7-Eleven mga kabayan. Ang ganda nga tingnan eh. So kahapon po nagkaroon doon ng ribbon cutting. Again, sa Tabango, Leyte ho yan. So yan po ang maganda mga kabayan na kapag meron pong grupo ng mga farmers dyan sa inyong lugar, sana ma-advise ninyo na makipag-cooperate or mag-message sila doon sa ating gobyerno or mapatulong sila sa ating gobyerno para po ang kanilang mga produkto mabinta nila mga kabayan directly from their sakahan to directly po sa Kadiwa sa mga kabayan. Yan po a good news kasi tutulungan sila ng ating gobyerno. Pero napansin nun natin mga kabayan, di ba, dyan po sa Manila, sa sangsang lugar po, yung mga Kadiwa store, di ba parang siyang parang basketball court mga kabayan, or dun po sa mga barangay halls. So, maganda to na initiative po ng Tabango, ng grupo po ng mga farmers, kasi ginawa nila na parang 7-Eleven mga kabayan. Again, so kudos po sa Tabango, Leyte. Okay, so next natin pag-uusapan mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo. Kasi nga, Wednesday, may programa na pala si Attorney Migs Nograles mga kabayan. Si Congressman, yung pong laging nilalait po ni Maharlika. Si TikTok girl daw, si Attorney Migs Nograles. Kasi meron na po siyang programa doon sa PTV mga kabayan. Ito po tungkol na kung meron kayong gusto po na malaman about sa mga legal po na mga advices mga kabayan, pwede po kayong mag-message doon sa PTB para yan po isagutin po ni Attorney Migs Nograles. For example, ito po ang kanyang programa mga kabayan. So for more details, let's watch this. Narito po ang inyong attorney at service. Gaya ng ibang sangay ng gobyerno, ilalapit ko rin ang aking serbisyong legal. Kung kayo ay may katanungan sa batas, sagot ko na po kayo. Unang tanong natin, sagutin ang legal question ni Patrick mula sa Valenzuela. Narito ang kanyang tanong. Migs, Patrick po to, taga Valenzuela. Meron pong puno na dumungo sa aming bakuran. Tanong ko lang po, maaari ko po bang pitasin ang bunga ng punong ito or putulin nala kung sakali po ito'y nakakasagabal? Thank you po, attorney. So maganda yung katanungan na yan, no? Usually pagdating sa mga probinsya, yan po yung mga pinagkakaabalahan ng mga magkapitbahay. So kanyang katanungan, pwede ba ang pintasin ng isang prutas ng kanyang kapitbahay pag nakakasagabal na sa kanyang bahay? Ang unang sagot dyan ay hindi po pwedeng pintasin yon dahil ang pagmamayari ng prutas na yon ay syempre sa kapitbahay nyo. Syempre nandun pa. Pero kapag ito ay nahulog na hindi nyo inaalog, hindi nyo ginagalaw, bigla na lang nahulog, sa inyo na po yun. Ito yung sa Article 681 ng ating Civil Code. Meron lang din akong dadagdag, kapag naman yung branch ay gusto nyong tanggalin doon sa puno na yon, pwede nyo naman pong kausapin ang kapitbahay nyo. Hindi nyo pwedeng basta-basta lang itanggal yung branch na yon dahil po bawal po yun sa ating batas at pwede kayong makasuhan ng iyong kapitbahay. Ngunit kapag ugat ng puno ay nandun na at nakakasagabal na sa inyong lupa, sa inyong bahay, ay parang lang yan yung mga taong nakakainis sa buhay nyo, pwede nyong i-cut off yan na walang paalam sa inyong kapitbahay dahil po nagpre-protrude na to sa inyong lupa at karapatan nyong tanggalin to pag ugat to. Yan po ang madaling sagot galing sa ating Civil Code para sa inyong katanungan, Patrick. Para sa inyong mga katanungan na may kinalaman sa batas, mag-email lang po kayo sa ptvnews@ptni.gov.ph. Pwede nyong ilakip ang inyong video or sulat, lagyan lang ng subject na sagot ka ni attorney. Abangan po ninyo ang aking legal advice tuwing Miyerkules sa sagot ka ni attorney dito lang sa PTV. Okay, kung meron kayong gusto pong malaman tungkol po sa mga legal advices mga kabayan, doon nyo po i-message po itong si Attorney Migs Nograles. Okay, so i-screenshot nyo na lang po. So okay ba yung programa po ni Attorney Migs?
Please comment down below. At kung gusto nyo po, please like our video, mga kabayan. So babalik lang po si Attorney Mix this next week by Wednesday, mga kabayan. So ang next po sa ating pag-uusapan, siyempre i-debunk na natin po itong si Badong, mga kabayan. Kasi nga marami pong naniwala sa kanya, ang kanyang pinagbasihan, mga kabayan, bakit dumami po yung bilang ng mga walang trabaho sa SWS survey. Take note, SWS survey, alam pa natin yung SWS, di ba sila po nabibigay dito ng mga survey, mga kabayan, na kung saan ano bang rating po ni PBM, ano ba yung rating po or trust rating po ni Bibisara, yan po ang ginagawa po ng SWS, mga kabayan. Naglabas sila ng report, actually nakita ko yan doon sa Twitter, pero binabayaan ko, mga kabayan, kasi sabi ko, iwala namang kwenta to, bakit naman yung SWS ang nalabas po ng survey na yan na unemployed rate po sa Pilipinas, tumaas daw, isamantalang trabaho yan ng NEDA, trabaho yan ng PSA, mga kabayan. Take note, NEDA at PSA po ang trabaho niyan. So walang right dito na maglabas po yung SWS survey na base lang po sa ilang tao po ang kanyang pinagtanungan dito. Na for example, may trabaho ka ba? Wala. Note. May trabaho ka ba? Wala. Note. Then, may trabaho ka ba? Oo. Yan po ang ginagawa po ng SWS. Ang sa NEDA, mga kabayan, asa sa PSA, talagang well documented ho yan. Galing po yan doon sa mga kumpanya, doon po sa mga individual po na mga meron silang record diyan sa PSA, diyan po kinakuha po yung data, mga kabayan. Saan ba kayo maniniwala dito? Doon po sa SWS survey or versus dito sa PSA/NEDA, mga kabayan? 'Di ba? Please comment down below. So ipapakita ko sa inyo yung ibig sabihin, kasi nga i-debunk natin dito ito pong si Badong na hindi naliligo, mga kabayan. Let's hear this. Umabot sa 9.4 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o jobless. Bata ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinigawa nitong Disyembre 2023. Mapapansin po rito, mababa na nung September. Hindi ko po alam kung nagkataon o dulot ito ng simula. May timeline po yan . Iugnay po natin yan dito sa sinabi ni ito muna, no? Noong September, 7.7. Take note, mga kabayan, meron siyang fake news na sabi nito. Kasi nga, sabi niya, nag-start daw nung September, tumaas na daw yung walang trabaho, mga kabayan. Ilalaban ng mga vlogs natin dito na ipinipakita ko po yung mga report po ng PSA na halos bumaba po at bumaba talaga yung bilang po ng mga tao na walang trabaho, mga kabayan. Kailan ba natin narinig dito sa ating balita? Galing pa ho yan, ha? Galing pa ho yan ng PTB, government po na platforms. Kailan ba natin nakita tumaas yung walang trabaho, mga kabayan? Sige nga, correct me if I'm wrong. Diba? Pero ngayon, ang kanyang report galing sa SWS na survey, mga kabayan, patuloy tayo. Yung walang trabaho, million. Ngayon, biglang naging 9.4. So, nadagdagan po na halos 2 million na nawalan ng trabaho. Tapos, mababalitaan natin ang inaatupag pa rin nila paano babaguhin yung konstitusyon. Mababalitaan pa natin na yung Pangulo ng Pilipinas, biyahe pa rin ang biyahe. Tapos mababalitaan din natin, kasi napapaniwala pa tayo nung una . Kaya bumabiyahe, salesman yung ating presidente. Inaalok niya yung Pilipinas dahil yan, nakakapag-uwi siya ng sangkatutak na pledges. Pero sa aktual, nakita po natin ngayon, negative po tayo pagdating sa investment. Negative. Diyan, klaro, walang alam po si Badong, mga kabayan. Diba? Every time po na maglabas po ng report po ang gobyerno natin, galing po sa mga state visit BBM, meron pong palagi apong mabaon na mga bilyones, mga kabayan. Tapos ngayon sasabihin niya, negative tayo sa investment. Bulag ba to? Manyakis na kayo, bulag pa. Sorry. Siya nga pala, binibantay na tayo ng YouTube . Hey, may pagka M-A-N-Y-A-K itong si Badong, mga kabayan, fake news peddlers pa. Sa mga didis po na mga nandito, paki-advise naman po si Badong. Sana manood naman po sa balita doon po sa ating government po na platform para meron siyang alam, di ba? Ganyan lang kasi yung klase mga balita na yan. Diyan kasi siya nakabase kung saan po papaborbo sa kanila, mga kabayan. Di ba? Correct if I'm wrong. Patuloy tayo. Sabihin, mas marami po yung gusto nang tanggalin yung kanilang mga pinuhunan dito sa Pilipinas kaysa sa mga gustong maglagak ng puhunan. Yan po ay aktwal na naganap. Sunod-sunod.
aktual daw na ganap mga kabayan. Di ba na-mention niya na mas marami ba daw nag-aklasan po ng mga investment sa Pilipinas versus daw sa may pumasok po ng investment dyan sa Pilipinas. Marami daw mga kabayan, hindi niya kasi in-explain doon sa kanyang previous one na vlog mga kabayan. Di ba sabi niya, marami daw nag-withdraw po ng kanyang investment ng mga investors from the other country mga kabayan. Hindi niya kasi inisip o hindi niya kasi in-explain na yan po ay mga hot money mga kabayan. Lahat po ng mga country, mga lugar, mga government po sa ibang lugar, meron talaga mga hot money mga kabayan. Hot money, ang ibig sabihin na yung mga pwede po na makuha kagad ng mga investment na kung sakaling makita sila na mas malaki pa po ng mga short-term rate doon sa ibang lugar mga kabayan. Kaya pinupull out nila yan. Hindi naman kasi yan direct investment mga kabayan. Siya nga pala, thank you nga pala sa nag-comment sa atin na kinurik na si Sir Ivan. Diba sabi ko, lock-in investment, direct investment pala yun mga kabayan. Again, thank you so much nga pala. So yan po ang napaganda dito na ikukorek nyo lagi si Sir Ivan kapag meron tayong masabi dito na hindi po tugma mga kabayan. Okay, so thank you again. So patuloy tayo. Na nung sinimulan nila na atakihin si Sara Duterte, tinignan ko yung peche kung kailan nila sinimulang atakihin, September. Magmula no September, pababa na po yung dati pataas po lahat eh. Nung may unitin pa. Hindi ko alam. Sabi ko nga, hindi ko alam. Hindi ko mapapaliwanag. Hindi po ko ekonomista. Mas maganda yung ekonomista magpaliwanag niyan. Pero yung epekto po, umaakit pa tayo nung panahon na may unitin pa, buo pa si Sara Duterte. Nung sinimulan po nilang atakihin, doon na po nagkaroon ng pagkalukuloko yung ating ekonomiya. No, tumaas na po unti-unti na pong dumadami na uli yung jobless. Hindi ko maintindihan doon mga kabayan, paano nasabi yun na ba daw na nung inatake na daw si BP Sara, doon daw nakalitsilitsi po yung ekonomiya natin at sa marami pong mga tao na nawalan daw ng trabaho mga kabayan. Hindi ko maintindihan yun kasi yung dalawa na yun, economy at saka yung trabaho po, may bigyan ng trabaho sa ating kababayan, trabaho po yan ng presidente. Hindi po yan trabaho po ng BP mga kabayan. Ikaw si Ivan, di ba? Ano bang connection doon na kung saan nagkabangayan ngayon yung Duterte at sa yung mga Marcos? At saka meron pong mga umatake po kay BP Sara mga kabayan, paano nawalan po ng trabaho yung ibang tao? Diba? Gunggong talaga eh. At saka paano yun po nakaapekto sa ating ekonomiya? Samantalang meron tayong economic managers, financial managers or experts na trabaho yung mga kabayan aside pa po kay PBM. Paano yun niya makunik mga kabayan? Sige nga, ikorek ni Sir Ivan or dito po sa ating mga haters, i-debunk mo si Sir Ivan. Tumaas pa ang bilang ng mga Pinoy na may dekalidad na trabaho nitong Enero. Batay sa pinakahuling labor force survey, naniniwala ang NEDA o National Economic and Development Authority na bunga ito ng masinhing hangarin at pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng favorable business environment sa bansa. Yan ang ulat ni Clay Zalpardilia. Naghayag ng matinding hangarin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy pa ang paggawa ng tinatawag na favorable business environment sa bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, layon kasi nitong makahatak ng local at foreign investments na tiyak na magbubunga ng mas magandang kalidad at mas maraming trabaho sa ating bansa. Paiigtingin din ang ugnayan sa pagitan ng industriya, akademya at ng publiko para matugunan ang skill mismatch o pagkakaiba ng kasanayan sa nakuha nitong trabaho. Bibigyan pansin din ang pagbibigay ng hanap buhay sa mga tinatawag na vulnerable sectors tulad ng mga kababaihan, nakatatanda at may kapansanan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nabawasan na ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa ngayong taon. Mula 2.38 million na unemployed noong Enero 2023, bumaba ito sa 2.15 million parehong panahon ngayong 2024. Kabilang dito ang fresh graduate na si Clarence. Nakahanap na po ngayon ng trabaho. Nagtatrabaho po ako bilang administrative assistant sa isang news company. Gusto ko rin pong masuportahan financially po yung mother ko since dalawa na lang po kami sa buhay. Ngayong taon, tumaas din ang bilang ng mga manggagawa sa industriya ng construction, transportation, administrative, pangingisda at iba pang hanap buhay tulad ng pagkukumpuni.
Sa kabuuan, papalo sa 45.94 na milyong Pilipino ang bilang ng may trabaho o may negosyo. Bagaman mas mababa ito sa 47.80 million noong huling quarter ng 2023 na tinatawag na holiday season, hindi ito ikinababahala ng PSA. Karaniwan anya itong nangyayari tuwing pumapasok ang bagong taon. May mga kasama sa bahay ang households ano na tumutulong doon sa mga retail stores dahil busy pag fourth quarter no, yung bare months. Pero nung January na hindi na busy, kaya di either nagstay na sila sa bahay to do the household chores, which is yun yung reason, o di kaya sa school na sila. So yun yung dalawang class of workers na may pagbaba sa number of employed no, self-employed without employees, saka yung unpaid family workers. Magandang tingnan aniya ay ang paglobo ng bilang ng mga empleyado na nagkaroon ng regular na pinagkakakitaan. Mayroon namang positive na side. Tumaas yung salary and wages worker. Ito talaga yung may sweldo on a daily basis, on a weekly basis, monthly basis. Tumaas sila ng 640,000. Sige, di ba? Itong ganyan ba na klase na vlogger ang gusto ninyo? Finifeedan kayo ng mga hindi mga tama po ng mga informations, di ba? Kasi nga galit sila dito sa ating gobyerno, galit sila kay BBM kasi daw inatake daw ng BBM yung Isiminay, si Pastor Kiboloy. Ano bang kinalaman ni BBM doon sa Isiminay at sa Kiboloy, mga kabayan? Kaya nga sila galit ng galit ngayon kahit ano lang mga paninira nila dito na hindi naman nakatugma, mga kabayan, at saka doon sila matatawag natin na magunggong talaga eh. Ang sarap sabihin gunggong, mga kabayan. Sana mag-research sila, mga kabayan. Okay? So pasensya po kay Badong. Asa si Badong, magaling naman, mga kabayan. Hindi ko lang magets kung bakit nagaganyan siya ngayon eh. Puro lang pang fake news, mga kabayan. At saka nabalitaan ko, mga kabayan. Ito'y balita lang ha. Kumakalat sa akin at may nakaabot sa akin na ito lang si Badong, principal daw siya noon, mga kabayan. Bakit siya nawala bilang principal? Kasi ginalaw daw, mga kaabayan. Ito lang ang term, ma'am. Meron daw siyang, katulad po ginawa niya sa viewers, parang ganun, mga kaabayan. Ang nasabi kasi niyan, yung ibang vlogger po, narinig ko lang yan. Si Bagtit, mga kaabayan, si Bagtit. Pero hindi ko naman sure kasi ayaw kong sabihin na yan po yung totoo. Pero ayaw na po yan kay Bagtit, yan daw nangyari kung bakit siya tinanggal daw. Sabi niya, di ba, nag-resign siya, tinanggal pala siya bilang principal, mga kaabayan. So kasi may pagkamangkanor tong gunggong na to, ginawa niya doon sa eskwelahan siguro, ginawa rin po niya doon sa kanyang viewers. So yun ang nangyari kaya siya binansagan po na mangkanor, makabayan. At nakita rin po siya na, di ba, pinagtawanan siya ngayon ni Mike Abe. inasar siya ni Mike Abe, makabayan. May isang vlogger daw na alam niyo na, ilang kasabihin na yung pangit eh, kasi binabantayan tayo eh. So anyways, before na mag-jump po sa next topic, mga kaabayan, before na pag-usaman po si Tiglaw, shout out natin, nandiyan po kasama natin si Eds Villarreal, nandiyan po si Leonardo Manansala, Eze Castillo, Nonoy Florin Hills, Alexander Otrera, hi to Florifi Gumapak, Rose Guevara, Swiss Mrs., nandiyan po si Emi Sarino, and Gemma Ramirez. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung post po na ni Rogoberto Tigla, mga kaabayan. Kasi nga, di ba, talagang bangayan ngayon kung ilan ba talaga yung membro po ni Pastor Kiboloy at saka versus po sa ibang mga religious groups, mga kaabayan. Di ba, pinagmamayabang kasi ni Tigla, mga kaabayan, na top 2 daw sa pinakamalaki na grupo po ng mga religion, ito daw ang KOGC. Pero yan kasi po ay pinak-check ni Idlangaw, mga kaabayan. Kasi nga, nakita niya sa report na ito pong usapin po tungkol sa mga membro po ng KOGC ni Pastor Kiboloy, marami kasing nagsasabi na yan po ay fake news, hindi daw 5 million, makabayan. Wala dang 5 million. I think lang ha, siguro ito nakikita natin na yung pong sinabi ni kalimutan ko yung makabayan, kay Kiboloy, yung si Stone, si Arlen Stone, makabayan, di ba sinabi niya na hindi daw umabot ng 1 million yung mga member po ni Kiboloy, makabayan, nasa 800 plus or below 800 yatong minensyon niya, yun ang daw kadami po ang kanyang mga followers. Fake news daw yung 5 million, makabayan.
kababayan. So fake news ba talaga? Ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong ano, ito pong post po ng ano ng News 5 tungkol sa pag-fact check nila kay ng KOG si Makabayan or doon po kay Rigoberto Tiglao. So for more details, let's watch this. Sa isang artikulo nga ay nabanggit ng isang kolumnista na ang Kingdom of Jesus Christ daw ay ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church ngayon sa Pilipinas. Kung ikukumpara nga raw, mayroong 5 milyong miyembro si Kibuloy, samantalang ang Iglesia ni Cristo ay meron lamang daw 3 milyong miyembro. Totoo nga ba na ang Kingdom of Jesus Christ ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas? Dinuri po yan ng Facts First PH at ng Press One PH. Base sa record ng Philippine Statistics Office noong 2020, wala po ang Kingdom of Jesus Christ sa listahan ng top religious affiliation sa buong bansa. Ang sinasabing milyon-milyong miyembro ng grupo ay base lamang sa pahayag ni Kibuloy at ng kanyang simbahan. O ayon ho yan sa census Makabayan sa last year 2020, hindi po nakapasok sa top 5 ang miyembro po ni Kibuloy. So ilan na ba yung miyembro po yung ano yung pinaka last Makabayan? Ipapakita ko po yung last kasi yung Aglipay, 'di ba? Aglipay is only 818,916 yung ano yung miyembro po ng Aglipay. Tingnan niyo sa top 1 siyempre mga Katoliko, top ng Makabayan kasi nga 185,645,000 yung miyembro. Dito po sa mga Islam, sa mga kababayan natin, mga kapatid po ng mga Muslim, 6 million or to close to 7 million po ang kalang membro. Iglesia ni Cristo, close to 3 million makabayan. So correct po yung sinabi po ni Tiglao na 3 million. Pero ang fake news doon, 5 million daw yung membro po ng KOGC. That is fake news makabayan. Ang Sabadista, meron silang 862 po ng mga 862,000 na membro. And Aglipay, 818,000 po ng mga membro. So hindi po nakapasok sa top 5 makabayan. Bayan, ang ibig sabihin, mas mababa pa po sa, ano, sa 800,000 ang membro po ng KOGC Makabayan. So, fake news po yung sinabi po ni Tiglao. Okay, so dito tayo po sa, ano, sa balita na kung saan itinalaga po ni, ng KOGC ng Nicky Buloy, ito pong si FPRD bilang isang property administrator ng KOGC Makabayan. O, tingin ko lang po, marami pong nagulat dito. Na kung saan, bakit naman po ginuha? Bakit naman po doon ibinigay ang kanyang ano ang kanyang trust ni ano ni Kibuloy kay FPRD samantalang marami pong mga miyembro si Kibuloy na pwede niyang kukunin makabayan bilang isang property administrator ng ano ng KOGC. May mga board of directors siya at saka higit sa lahat meron siyang meron siyang miyembro na mas mataas pa po sa mga board of directors yung executive pastor yung si makabayan si Marlon Acobo. So di ba parang binypass na dito si Acobo. Okay, so marami kasi nag-iisip dito. Baka sabi nga nila, Sir Ivan, baka siguro na meron pong asset or property po itong si FPRD dyan po sa KOGC. Sa miyembro nito ng KOGC, totoo ba 'yan? Meron bang asset, meron bang property itong si FPRD dyan sa inyo? Sige nga, i-comment nyo din sa baba para at least alam po ni Sir Ivan kung totoo ba yung mga sinasabi ng iba at doon po sa kumakalat po na mga, ano, na mga informations doon sa Twitter before ko ipapakita sa inyo. Please comment down below. Yung mga miyembro po ng KOGC, may property ba si FPRD dyan sa inyo? Okay, so ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan. Yung post po, sabi nila, taga Davao daw to. Sabi na, matagal ng chismis sa Davao na si Duterte may-ari ng KOGC at SMNI. I-correct nyo po kung mali pong information sa yan. Pero sabi ho yan ng taga Davao, sabi pa dito, kay Bunggo din pinagkatiwala ibang kapirahan at assets ni Digong at hindi sa mga anak niya, walang tiwala si Duterte sa mga anak niya, lumabas na unti-unti. Then meron pong naglabas po ng comment mga kababayan, sabi dito, madalas ipinapangalan ng mga Duterte ang mga negosyo, assets nila sa mga malalapit na kaibigan para hindi masilip ito ng COA at Ombudsman kahit mga negosyo ni Hanilet pinapangalan din sa iba. Hindi rin pang,
hindi rin pwede ipangalan sa mga anak niya, mga bilyones, edi masilip din. So, ito pong mga balita ito, mga kabayan. Ulitin ko lang po, galing daw ito sa, sabi ito sa comment sa baba, galing ito sa mga taga Davao na nagsiwalat ngayon na ano na mga balita na ganun, mga kabayan, na ano daw, na ipinapangalan daw ni ano ni Duterte ang kanyang mga assets doon po sa kanyang mga kaibigan. So, siguro lang ha, baka siguro may hinawakan rin po na asset si Kibuloy, na ito po yung pagmari po ni ano ni FPRD, at saka si Kibuloy, makaabayan, hinawakan rin po ngayon yung asset po ni ano ni Kibuloy para siyempre maiwasan nila na ito po ay kukunin po ng US, kasi nga nagpalabas na po ng water of arrest yung US, makaabayan. 'Di ba? Parang vice versa sila, para kasi ito ay hindi po maano, siyempre, siyempre sa side po ni FPRD, para hindi po ito masilip po ng COA at saka siyempre ng Ombudsman, kaya yun po ay ginawa po siguro ni Duterte, makaabayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung post ni Jason Sa, kasi nga yung pagbaliktad po ni Senator JB Erceto, 'di ba, binaklas ngayon, tarang may mga bash ngayon si Senator JB Erceto from the KOGC members, makaabayan, included ito pong si Jason Sa. Kasi nga si Jason Sa ngayon nanguna sa pagbash po kay JB Erceto, kasi nga sabi niya naduwag daw, makaabayan, 'di ba, winitro po ni JB yung kanyang anong kanyang pirma doon po sa sinagawa po na papirma ni Senator Robin Hood, makaabayan. At sabi nito ni Jason Sa, anak nga ba talaga ni Erap si JB Erceto? Sabi niya, mukha kasing walang bayag, baklang bakla kung magdesisyon, hindi marunong manindigan. Agri ba tayo sa sinabi po ni Jason Sa, makaabayan? Sabi niya daw, mukha kasing walang bayag, baklang bakla kung magdesisyon, hindi marunong manindigan. Naalala ko tuloy, tinatawag na lagi na bakla si Sir Ivan eh. Hey, hindi naman bakla nung ganun. Meron siya talagang panindigan. Nung una, nakasign po si Senator JB Erceto, kasi nga, siyempre hindi niya muna inaral, makaabayan. Kasi nga nung una, nakita niya daw na meron nang inihain po na kaso ang DOJ kay Pasok Kiboloy. So from there, gusto niya na paimbisigan na lang doon sa DOJ. So nung nag-research na po si JB, doon po sa mga claim po ng mga witness, siyempre nalamdagan siya, makaabayan, nagising po siya na siguro mali yung ginawa ko na nag-sign kaagad ko kay Robin Hood. Dapat ito po siguro sa tingin niya, makaabayan, na dapat talaga na ito po i-contempt po si Kibuloy at dapat maimbestigahan po. Kasi nga very serious po yung mga claim po ng mga witness, makaabayan. And aside from that, yung pong comment po na ipinakita ko sa inyo na post, hindi kaya yun po'y connected kung bakit po nagising itong si Senator JB Erceto? Kasi ayon po sa kanya, mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung kanyang interview doon kay sa News 5. Sabi niya na meron daw nagbigay sa kanya ng informations official from Davao, kaya nagbago po ang kanyang decision, mga kabayan. At para po malaman ang balita na yan, let's watch this. Yes po, Senator JV, no? Ito na nga po, after nyo pong ilabas yung naging pahayag nyo po na binabawi nyo po at wini-withdraw nyo yung signature doon sa dokumento na nagsasabing against sa contempt na order directed towards Pastor Apollo Kibuloy, may mga natuwa, pero meron po mga nagsasabi na parang ang ibig sabihin daw po ba nito ay parang inaamin po ninyo na hindi nyo muna carefully in-examine yun pong mga ebidensya bago nyo po pinirmahan, yun pong napapirmahan sa inyo ni Senator Robin Hood Padilla? Ay, hindi naman sa ganun. Ang akin pong naisip, dahil that day, nag-announce na rin po si Secretary Remulla ng DOJ that cases will be filed already, no, against Pastor Kibuloy, tapos may ongoing na rin yung FBI. So ang naisip ko for practical ano no procedural practicality ay sabi ko in anyway in investigation kami, we can only recommend filing of cases. Ngayon na ipa-file na po ng DOJ, so naisip ko not that time magiging moot and academic na, so it's for procedural practicality, kaya po yun yung naisip ko that time. Kaya lang, nagbago rin ang isip ko dahil may nakausap din ako mga ilan na doon na kaibigan kong opisyal, no, na matagal na station din po sa Davao, na naikwento rin po yung mga nangyayari. Kaya po, nagbago po ang aking pong position dyan. So, ang sinasabi niyo po, dahil po talaga din sa mga nakausap ninyo, hindi dahil opo po ba ito sa parang may mga ilan po kasi nakikita ko online na parang negatibong reaksyon towards po dun sa listahan na kasama nga po kayo dun sa mga against sa contempt?
Ay, hindi po. Sa akin po, more of, sabi ko nga, mas maging procedural practicality, more than the, yung public perception, no? Kasi nga po, nag-file na po ang DOJ. So, yun naman po ang in-view naman investigation. Ang goal talaga niyan, magkaroon ng kaso, no? Mapafile. So, that day, Secretary Remulla, yung araw na yun na pumirma ko, kakasabi lang ni Secretary Remulla that cases will be filed. In fact, nakakuha na ako ng dokumento na meron na pang resolution ang DOJ directing the prosecution team of Davao to already file such cases. So yun po ang talagang rason. Anyway, siguro siya maganda rin nating straightforward na ito kasi kayo ho naman po nagbago ng desisyon and kayo nag-issue nga, meron kayong sulat mismo kay Senator Robin. So ngayon, what do you expect na wala pa ho kasing sapat na dami ng pirma doon sa petisyon ni Senator Robin dito po sa nangyayari ngayong investigation in aid of legislation sa kaso po ni Pastor Kibuloy? Siguro Ted, kasi yung Committee on Women talagang mas marami ang sa amin, no? Mas marami yung lady senators, no? Sa tingin ko, yung mga lady senators talagang ngayon pa lang ay hindi napipirma po yan. So hindi, baka mahirapan din pong abutin sa ngayon sa akin pong tansya, no? Itong ano, dahil nga mas marami po kasi syempre yung Committee on Women's to, mas marami ho talaga sila kaysa ano. Pito sila miyembro po. But one lady senator who admit that family friend nila si Pastor Kibuloy ay pumirma, si Senator Cynthia Villar. Opo, pero yung remaining lady senators, no, tingin ko ay wala na hong pipirma doon sa mga naiwan po. Opo, but ang maganda ho talaga ditong question, Senator JB, is that may basis ba yan ang ginagawang investigasyon at patuloy pong investigasyon at yung pag-uobliga kay Pastor na humarap sa hearing? Well, ang sabi nga namin una rin, isa sa mga concern ko, Ted, DJ Chacha, no, yung dahil alam niyo naman pag religious organization, medyo complicated 'yan dahil may mga followers 'yan. Siyempre, yung security, yung lalo na 'yung aming Senate OSAA, no, yung mga Senate police namin medyo matatanda na rin. Siyempre, naisip ko rin 'yon, no, naisip din natin 'yan na kaya nga sabi na ni Senator Ontiveros, kung pwedeng mag-compromise na lang because of the situation, baka pwedeng payagan na lang mag-Zoom na lang, no? Online. Sabi niya, pwede natin pag-usapan yan, pero ang gusto lang niya, i-acknowledge si Pastor Kibuloy itong committee, no? Yung wag namang baliwalain. Parang yun ang naging huling usapan. So, she is willing, kung sakasakali pag-uusapan ng committee, halimbawa, yun nga, hybrid, pwede siya mag-online for safety reasons. Okay, sige po. So, Senator, meron po ngayon ng balita, siguro po alam nyo na doon sa Estados Unidos, yung arrest warrant labang kay Pastor Kibuloy, ngayon po'y ipatutupad na ng lahat ng ahensya na maaari makatulong para siya mahuli. Kung sakasakali pong dumating ang pagkakataon na meron na pong prosesong extradition laban kay Pastor, meron ba ho kayong pagtutol doon na siya dalhin sa Amerika para harapin niya yung mga kaso niya doon? Well, gaya din ang sinabi ko noona, no, bago pa ako pumirma noona, na mas maganda harapin na lang ni Pastor Kibuloy para marinig din po niya yung panig niya, no, para hindi po sabihin one-sided. Maganda nga magpakita na siya sa committee para marinig naman po yung kanyang panig, no. Ito siguro kung matutuloy yung extradition, meron po tayo talagang treaty, extradition treaty. Then I think wala ho choice kundi talagang harapin na, no, he has to face the music kung yan po ay talagang mangyayari. Yes po, Senator. Ako last na lang ha. Pwede na lang kung may mga katanungan pa si Manong Ted sa inyo. Kanina nabanggit niyo po, no, na komplikado pagka religious groups o religious leader ang kasama doon sa mga kailangang imbestigahan. Diyan din po nang gagaling yung ilan sa mga na parang napapansin ng mga netizens natin at mga kababayan natin na parang yung trato ninyo sa kaso noon nung ni Senior Aguila, na isa ring pastor at miyembro po ng isang religious group, iba po daw yata ang pagtrato ng ilang mga senador dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano pong comment niyo tungkol doon?
Siguro, DJ Chacha, Ted, yung timing lang, no? Dahil alam niyo naman na at present, no, may away po ang Senado at ang Kongreso, no? Since January, wala hong tigil ang mga congressman sa pag-atake po sa Senado. So, naging busy, siyempre, as part of the leadership, sinusuportahan po natin ang ating Senate President. Tapos, ngayon naman po, siguro naman, narinig ninyo, muntik po magkaroon ng ko sa Senado nung kabakailan. So, kaya siguro yan po ang rason kung bakit marami po ang naging abala. Kanya-kanyang meeting po ito. Pero ngayon na medyo hopefully, mag-stabilize na at matigil na itong ko sa Senado, ay palagi sana po, sana matapos na kasi ongoing, ano pa eh, we are still trying to regroup, nag-aayos pa ko ngayon. Sandali, Senator JB, baka hindi nyo nakuha yung tanong. Opo, ang tanong, opo. Ang tanong ni Chacha, yung treatment nyo doon kay ano, Senyor Aguila, naalala nyo, yung pong taga, opo, yung taga Socorro, Surigao, oo, na pinakontempt, pinakulong doon. Ito po kasi ay sekta, di ba? Oo, at ganoon din po, may mga aligasyon po ng mga minor de edad, pinaasawa sa mga matatanda na, etc. Iba ang treatment daw ng Senado dito ko kay Senyor Aguila kumpara daw kay Pastor, yung pong hinihingi pong reaksyon ni Chacha. Ay, hindi po rin kasi ako nakapag-attend doon sa kay Senyor Aguila. Tsaka nga, at ngayon po, sinasabi ko lang, Manong Ted, abala ho talaga kami ngayon. Araw-araw, meeting sa iba't ibang grupo ng senador, iba't ibang bloke. Okay. Okay, so doon po sa sinabi po ni Senator JB Makabayan, di ba klaro po sinabi niya na bigla po nabago ang kanyang desisyon kasi nga meron po siyang nakausap or kumuntak sa kanya na taga Davao, isang official Makabayan tungkol po sa informations dito tungkol kay Kibuloy. Kaya nga nagbago si Makabayan. So nag-decide siya na dapat daw na imbisigan na talaga itong si Kibuloy at saka pa siya na ipa-cite in contempt itong si Kibuloy Makabayan. Well, siya nga pala, napansin niyo ba yung sinabi po ni Senator JB na di ba nakagulo ngayon yung sa Senado kasi nga meron nagplano dito ngayon na parang i-coop daw tatanggalin daw or gugurin po sa posisyon itong si Subir Makabayan. Siguro nabalitaan na ho natin yan kasi nga alam nyo ba na ang pinagdudahan dito ay si Senator Cynthia Villar Makabayan. Si Senator Cynthia Villar daw, ayon sa balita ha, na nabasa ko, na siya ngayon yung pinagdudahan na nagplano dito kay Subiri na papalitan daw Makabayan ni Jinggoy Estrada. Gusto lang tatanggalin po si Subiri bilang Senate President, din ang upo po ito pong si Jinggoy. Bakit? Kasi nga meron na connect dito na information Makabayan, ito pa lang si Senator Cynthia Villar at saka si Subiri Makabayan, not in good terms pala. Meron silang siguro, meron silang napag-awayan, I don't know anong rason. Pero ayon po sa balita, not in good terms pala, since noon pa, si Senator Villar at saka ito pong si Subir Makabayan. Kaya nga napagdudahan nila na ang mastermind dito sa pagpakop daw or tatanggalin sa pesto itong si Subir, si Villar daw Makabayan. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung balita Makabayan. Actually, ano, related pa rin po dito sa pagtalaga po ni Pastor Kibuloy dito kay FPRD bilang isang property administrator. So for more details, let's watch this. Itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang property administrator ng religious group na Pastor Apollo Kibuloy. Isang senador naman ang to the rescue sa pastor at naniniwalang si Kibuloy ang son of God. Narito ang aking report. Ang kilalang malapit kay Pastor Apollo Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinalagang bagong administrator ng mga ari-arian ng religious group ng pastor na Kingdom of Jesus Christ. Inanunsyo yan sa isang post ng SMNI sa X. Wala na silang ibang binigay na detalye. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakatalaga kay Duterte bilang property administrator? Ayon sa dating Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, pangangasiwaan ni Duterte ang mga ari-arian oras na may hindi magandang mangyari kay Kibuloy. Merong gustong kumuha ng properties. Siyang may responsibility ron to block it, to get it back. But anything about the properties, siya ang in charge. Properties lang. Wala raw itong kinalaman sa mga operasyon ng Kingdom of Jesus Christ. He will be the administrator
of the properties of the kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo. Nangyari ito kasunod ng pag-unseal ng korte sa Amerika sa arrest warrant laban kay Kibuloy. Gayunman sa iba pang opisyal ng religious group na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng hakbang na raw ito para masimulan na ang proseso ng extradition kay Kibuloy. Bukod sa pagiging wanted ng FBI sa Amerika, iniimbestigahan din ng Komite ng Senado sa pangungunan ni Senadora Risa Ontiveros ang mga pang-aabuso raw ni Kibuloy. Para sa kilalang malapit din kina Kibuloy at Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa, pinupolitika lang ang pastor. Naniniwala rin daw si de la Rosa na hindi magagawa ng pastor ang mga paratang na pang-aabuso. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Sa ngayon, apat na senador na ang pumirma kabilang sina Senators Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar para harangin ang pagpapaaresto kay Kibuloy dahil sa hindi niya pagtalima sa sabina ng Senado. Okay, so again, tatandaan natin mga kabayan, yung nagpirma po doon sa ginawa po ni napapirma ni Senator Robin Padilla, yung mga senador na yun, tatandaan natin kasi nga meron namang elections eh. On the next elections, alam na ho ninyo ang inyong ating gagawin. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, isa-tap mo natin, kasama natin si Julie Tab Ferolino, nadyar po si Rag Cad, Aurora Domingo, nadyar po si Antonio Payos, Flor Delisa Cruz, OJ Ramos, shout-out daw sa mga katrabaho po ni Ma'am Rose Ariula, ang The Shores Post Acute San Diego, California. Nandyan po sa kumpanya po na Shores Post Acute, mga kabayan. Hello po, kumusta? At saka, shout-out po natin, nandyan po si Jelen Canson, Evelyn Worley from USA, nandiyan po si Biyahe ni AJTV from South Korea. Hi to Margie Castaneda from Singapore. Hi to Carmen Villaflor from Toronto, Ontario, Canada. And hi to Ashen. At saka nandiyan po si Evelyn Garcia. At saka shout out daw sa pamilya Luta Atienza na nandiyan sa Dubai. Greetings from Eva Atienza. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Attorney Claire Makaabayan. Kasi nga marami siya itong naisiwalat mga situations kung bakit po itinalaga. Kasi may duda siya mga kababayan kung bakit po itinalaga ni Pastor Kibuloy ito pong si FPRD. So for more details, let's watch this. Pag sinabing property partner, okay, in-appoint mo bilang administrator ng properties ng isang partner, ng isang grupo, o ng isang korporasyon, pati ba yung sa ibang bansa, sakop mo rin? Of course. Sakop mo rin? Oo. Noo. Mm-mm. Na pero 'di ba may kumaga siya yung overall. Overall. 'Di ba? Pero baka may appoint siya doon na assistant para report lang, 'di ba siya pwedeng every time na gusto niya pumunta sa ibang bansa, pwede, mahirap naman 'yun. So pwedeng may assistant doon pero parang overall. Oo. Si Pangulong Duterte. Oo. Pero 'di ba nakakataka sa edad ni Pangulong Duterte? Bakit siya? Bakit siya? Oo. Bakit hindi ibang lawyer? Mm-mm. Diba? Bakit si Pangulong Duterte? Mm-mm. So, tuloy, nag-iisip yung ibang tao, sino ba talaga ang may-ari ng ibang properties? Mm-hmm. Diba? Especially close sila. Diba? Sabi pa nga natin ni Pangulong Duterte, binigyan pa nga daw siya ng property. Binibigyan siya ng property, binibigyan siya ng kotse, nitong si Pastor Kibuloy. Alam mo ba yun, partner? Nadinig mo ba yun? Oo. So, in other words, hindi bumibili si Pangulong Duterte ng property. Bigay lang sa kanya ni Pastor Kibuloy. Minsan mag-iisip ko eh. Ayaw mo mag-isip na negatibo. Totoo ba na si Pastor Kibuloy ang nagbibigay sa kanya ng property? Tandaan natin mga kayubi ha. Kung magbibigay si Pastor Kibuloy ng property kay Pangulong Duterte, lupa pa to, saka mga kotse, saan galing yung pera? Ang issue ngayon dito pinapakayod niya yung kanyang mga workers to earn money, tapos pamimigay mo lang sa iba. Diba dapat nako-question yun? Diba? Dito sa mga
ari-arian partner, ano ang karapatan ng bawat miyembro? Co-owner sila, partner. Co-owners. They're part of it. But kasi when you appoint ng ano to administrator, ayun ang mamamahala. Kailangan mo bang kunin yung kanilang hindi ng lahat bawat miyembro? Okay, can you tell partner? If we're talking a corporation, kasi dapat hindi lang isang tao yan. Hindi ko alam kung paano yung setup nila, partner. Diba? Pero hindi ito dapat isang tao lang nagde-decide. Kaya lang, parang sa panahon nito, ni Pastor Kibol, parang siya lang lahat eh. Mm-mm. Yun yung dating sa kwento, parang siya lang. May mga assistant lang siya. Pero lahat na nagde-decide, lumalabas si Pastor Kiboloy lang. Mm-mm. Diba? Katulad dito, sabi ko nga, may executive pastor na. Bakit kailangan mag-appoint? In fact, yung executive pastor, wala namang kaso. Uh-oh. So, ano? Diba? Minsan isipin mo, partner. Oo. Hindi, may balita kasi, partner. Chichikin ko lang kung ano yung ano nito, ha? Yung citation nito, mga ka-UB. Pero may nakita kasi ako, may findings, na nung panahon ni Pangulong Duterte, mas yumaman si Pastor Kiboloy. Mm-hmm. Mm. Kaya nga, di ba, tanong natin, hindi ba siya nagagamit? Hindi rin ba siya nagagamit para maimbakan ng pondo? Kasi, di ba, kung isipin mo, bakit nga si Pangulong Duterte? Ba, ayaw mo mag-isip partner, pero sa dinami-dami ng miyembro ng KOJC, sa dinami-dami ng mga opisyal ng KOJC, why PRRD? Diba? Meron ba siyang ano dyan? May stake ba dyan? Hindi. Kasi siguro dahil diba? Sa ganun lang talaga ang kanyang tiwala, partner. Kay former president, kay Tatay Dix. Partner. Kaya ilang taon na si Pangulong Duterte? Sa kanya ipinaubaya. Di na nga dahil halos makalakan si Pangulong Duterte. Gagawin po ang tagapamahala. Ano ba ang role ng ano partner ng property administrator? Di syempre ikaw magde-decide lahat, partner. Oo. Pag sinabing lahat ng liabilities, lahat ng obligations, oo. Lahat ng pwede mong igastos, edi ikaw. Oo. Ano ko nagbasa na tama ba ano ba 'yun? Legal term 'yun, fractuary partner. Usufruct? Oo. Hindi din siya ganun. Hindi usufruct eh. Ang usufructuary partner. Halimbawa, pag ikaw yung may-ari ng title, oo. Pero yung gamit is ako ang gumagamit. Oo. Dinonate mo sa akin yung usufruct. Ako lang ang may exclusive na may karapatang gumamit. Yun yung usufructuary. Oo, okay. Pero yung title, still, nare-remain sa'yo. Oo. Dito, administrator. Kaya lang, sabi ko nga, sa lahat-lahat ng tao, sa lahat-lahat ng 7 million nga sabi mo, partner eh, mm-mm, na miyembro ng KOJC, bakit ka mag-a-appoint ng taong outsider? Tama. Diba? Kaya isipin mo, meron bang interest si Pangulong Duterte sa mga properties ng KOJC? Hindi natin masasabi. No. Gagaya ng ako, sabi ko nga kanina, ang nakikita ko dyan siguro dahil sa talagang ganun kalaki, diba? Yung tiwala niya dahil sa sobrang tagal nilang hindi lang partner bilang magkakilala, kung hindi magkaibigan na rin. Kaya siguro sa kanya na ipinabaya bilang property administrator ang dating pangulo. Hindi ba siya nakakasagasa ng miyembro ng KOJC? Yung nag-appoint, ha? Oo. Hindi ba siya nakakasagasa? Oo. Dahil sa dinami-dami mo na assistant diyan na hindi kasama sa kaso. Sabihin natin inosente sa lahat ng mga bintang. Bakit hindi sila? Mm-hmm. Why, PRRD? Kung pwede mo namang i-appoint si PRRD as advisor. Oo. Para kung may problema man illegal, di pwede niya sagutin. Pero as administrator, although hindi tayo makikialam dyan, pero, I mean, common sense dictates, dapat taga dun. Pero kasama ba? Nasa ano ba yan, partner? Kung baga may batas ba na sinasabi, okay, pag yung isang property ay kumbaga, galing sa isang kumpanya, okay, grupo,
Pag gusto mong ipaubaya ang pamamahala, ikaw bilang isang leader ka, gusto mong ipaubaya, may ano ba dyan sinusunod, partner, kung sino ang dapat mong i-appoint? Hindi, partner. Wala. Wala discretion. Discretion yan. But, yun nga lang sa akin, di ba? May grupo nga eh. Sabi, nag-appoint group ni Pastor. Di ba? Group kayo. Ang dami niyong tao sa loob. Ano nga ang meron kay PRRD para siya pamahalain mo ng buong properties ng KOJC? Oo. Anong meron? Kasi syempre, partner, kung ito, legit naman to na church. Legit naman to na organization. Mm-mm. Tapos meron ka mga ministro. Oo. Tama. Diba? May second in command ka, may third in command ka, and there's still executive pastor, partner, na hindi kasama sa kaso. Bakit hindi siya? Anong meron? Dami lang ba talaga ito sa Marlon Acobo? At yung talaga mga properties ng kay OJC ay talaga nananatili kay Pastor Kiboloy? Oh. Meron ba? Meron bang interest? Quote and quote, si PRRD sa mga properties ng kay OJC? Di ba may nagtanong pa nga sa ano, partner? Sa parang report. Meron bang investment din si Pangulong Duterte sa SMNI? Maraming ganun, partner. Oh. Mm-mm. Tandaan natin, 'di ba? Nung dating pinapa-account kay dating Pangulong Duterte ang kanyang confidential funds, partner. Ano sabi niya? Partner. Ano sabi niya nung pinapa-account sa kanya yung confidential funds? Sabi niya, "Ba't yung account confidential nga eh." 'Di ba? Yung mga ganun kasing sagot, minsan mag-iisip ka, anong nangyari sa pondo? Diba? Although, hindi natin sasabihin na hindi sa magandang ginawa yan. Pero partner, sanabi nga natin, ang pagre-report ng confidential funds, hindi detalyado. Oh, diba? Di mo naman alaman kung saan nadala yun. Oh. So, yun lang. Diba, partner? So, mahirap man mag-isip, diba? Pero minsan pag-iisipan mo, bakit siya? Bakit siya yung magiging administrator samantalang meron pang executive pastor, siya ang pinakamataas, partner, ha? When you say executive pastor, siya ang pinakamataas na posisyon sa Kingdom of Jesus Christ. Eh, bakit parang na-bypass siya? Diba? So, it means, mukhang tama yung mga sinasabi nila. The ownership, ang pinaka-head pa rin ng KOJC, ay si Pastor Kiboloy. Oh. Diba? Sabi ni Toro 0205C, PRRD ang di nila kayang talunin. At dahil ang interest nila kay PRRD, gusto nila na si PRRD PRRD na ang bahala. Okay. Kumbaga parang sinasabi ni Taurus, yun nga, binabanggit ko nga kanina dahil sa ganun na lang ang tiwala. So ay pinauubayan nila kaya PRRD dahil alam nila baka, well, kaya din itong ano, sila kahit pa paano, hindi naman protektahan. Tatanungin ko yan. So, ibig mo sabihin, yung pinakamataas na may posisyon na executive pastor sa KOJC, hindi niya kaya? So, dapat hindi na siya executive pastor, si Marlon Acobo. Sige nga, Taurus 0205. Pakisagot, may executive pastor as of December 2022. Oo. Marlon Acobo. Why PRRD? Diba? Sabi ni Fabian Jr., maliit lang yung mga napanlimos sa mga members, attorney, props lang yon. Ang malaki talaga ay galing sa politicians. Di na kailangang ma-declare sa salin nila. Akin lang yun, ha? Hindi, sabi part, ni Fabian. Ako'y Cagayano? Sino sabi yan? Si Fabian Jr. Alam, yun na nga, partner. Mahirap kasing isipin na kahit magkaibigan kayo, partner, yung friendship, hindi yan dapat na nagiging dahilan para i-appoint mo kung may taong namamahala na mismo sa KOJC. Mm-mm. Kung wala nang kinalaman si Pastor Kiboloy, as what they said in the hearing sa house, kasi nga iba na yung executive pastor. Mm-mm. Bakit kayo mag-a-appoint? Eh, hindi nga involved si Pastor si Marlon Acobo sa kaso. Why? No. Nagpe-prepare sila? Na baka mahatak? Parang, hindi ko naman nakikita na may involve yung properties para mahatak. Oo.
Diba? So, why not give the chance to the executive pastor na inappoint nyo as executive pastor, tapos hindi siya makakakilos, ibibigay nyo sa outsider. Sabi ni The Hedgehog, money trails often end up exposing crimes. Mm. Sabi niya. Paper trail. Diba? Sabi naman ni Maylene Rito, tama, true attorney. Mm. Dapat talaga within the structure of the church ang ma-assign. Yun nga eh. Pero again, sabi mo nga partner, discretion naman yan ng leader nila kung kanino niya gustong ipaubaya. Teka lang, sino? Teka, sinong gusto niya? Oo. Sinong gusto niya? Dito dapat si... Sa akin, hindi si executive pastor. Hindi na executive pastor si Pastor Kebuloy. Hindi siya mag-decide. Mm-mm. Hindi na siya dapat mag-decide. Ang executive pastor dito is si Marlon Acobo. Based sa SEC. Sino nag-decide dito? Mm-mm. Oh. Diba? Di ba may board din sila? Dapat. Oo. May trustees. Board trustees. May foundation to eh. Oo. Eh baka ano partner, sinangguni muna. Hindi partner. Sa akin lang, di ba? Kinuha din yung... Meron kayong ano board to? Of trustees. Oo. May board of trustees kayo. Bakit ibang tao kukunin nyo? Oo. Eh baka, yun ang napagkasunduan din. Hindi naman siguro basta-basta din. Ayaw nga. Ibibigay ni pastor itong administrator pag-administer sa kanyang mga ari-arian. Siguro without... yung ano to pagkukonsulta no sa kanyang mga board of trustees, yung mga matataas na official diyan sa kanilang simbahan partner. Baka siguro sige, i-analyze natin partner. Okay, nung nandiyan dyan si Pastor Kebuloy, kaya nila i-manage. Wala sa picture si PRRD, di ba? Pero si Pastor Kebuloy is not anymore the executive pastor. So, dapat wala na siyang ginagawa. Nagpipreach na lang siya eh. Si executive pastor. Ngayong may problema sa warrant of arrest sa US, bakit sila mag-a-appoint na administrator? Okay. Does it mean, partner, na talagang si Pastor Kebuloy ang may hawak sa KOJC at dummies lang lahat yung mga tao sa loob? And Marlon Acobo is even a dummy? Ginagamit lang yung pangalan? Pag inappoint ba yung isang tao partner bilang administrator, walang say na ba yung ibang mga iba pang mga opisyal ng kumpanya o simbahan man o ng organization? Depende sa kanila. Oo. Depende sa kanila kung hanggang anong power ay bibigyan nila kay PRRD. Oo. Properties ang pinag-uusapan dito, partner. Oo. Bakit mo ipagkakatiwala sa ibang tao when in fact, yung miyembro nyo na siyang mga nag-donate diyan, partner. Mm-mm. Na kumbaga eco-owner kayo diyan. Pro-indiviso. Bakit mo pagkakatiwala sa iba? Ibig sabihin yung mga tao sa loob. Mm-mm. Walang galing? No. Diba? Kasi, samantala kung tutusin sila yung co-owner. Oo. Mm. Kasi kung i-appoint mo bilang tagapamahala, diba? Bilang administrador ng iyong property. Mm. Pero ang may-ari pa rin, ay yung simbahan. May-ari nga. Oo. Bakit mo nga pahawak sa iba? Oo. Yung paggamit, pag-decide sa properties mo when meron kang ibang mga co-owners na parte ng Board of Trustees. Uh-huh. Nakakataka lang. Uh-huh. So, bakit si PRRD? Uh-huh. Okay na kung magaling siya, kung sa magaling kahit sa edad niyang 80. Uh-huh. Kahit nga pa iba-iba na yung kanya sinasabi. Nako, baka mga mahirap mag-decision yan, partner. Uh-huh. Ha? Paiba-iba. Uh-huh. Oh. At his age. Uh-huh. Sabi nga ni Victorious Bodies, Board of Directors sa church can question but I don't think that will happen. Because makikita nyo kung sino talaga lang ang may-ari at sino lang may hawak ng KOJC. Dito rin nyo makikita. Mm-mm. So yung sinasabi din ng executive pastor doon sa house, malamang ginamit lang yung name. Okay, so any comments and reactions, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba mga kabayan. So anyways, yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan, ikaw lang ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.